Magandang gabi muli sa ating lahat. Isa na namang panibagong gabi sa ating PM Sent, Pag-asa mula sa May Kapal. Bago tayo lubusan magsimula, tayo po ay pumikit para sa isang panalangin. Panginoong Diyos, gabayan niyo po kami, Ama. Sa gabing ito, tulungan niyo po kami, Ama, na gumawa ng mga tamang hakbang, tamang desisyon, Panginoon. Unawain ang inyong mga salita upang, Panginoon, kami ay magabayan sa tamang daan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng mga tsansa sa buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayong gabi ay may kinalaman sa One More Chance. One More Chance. Oh, ano naalala nyo dyan sa One More Chance? Oh, sigurado ko meron na naman kinalaman yan sa pag-ibig, ano? Oh, kaya yung napanood nyo ng kay Bea at saka kay John Lloyd. Ganun pa man ay sa panibagong chance ang ito, maraming nagkakagusto dyan na sana may chance pa, no? Kung halimbawa sa buhay natin, naranasan natin may gumawa tayo ng mga palpak, eh sana pwede nating baguhin yung mga palpak natin na yun, no? Naranasan nyo na ba na nagkaroon kayo ng di nyo inaasahang pagkakamali? At itong pagkakamaling ito ay nagbunga ng napakasakit na karanasan. Na kung kaya dahil dito, gusto mo sana hindi ko na lang ginawa. O kaya naman, sana pala ganito ang ginawa ko. Iniisip natin sana mayroong mga tsansa para dun sa mga palpak na nagawa natin. At sana mayroong mga tsansa para dun sa mga bagay na hindi natin nagawa. Ano po? Mayroong isang pag-aaral na ginawa at dito po sa pag-aaral na ito nung sa mga pasyente na malapit ng mamaalam ay nagkaroon ng pag-aaral na sinasabi doon ano yung top 5 regrets nila. Top 5 regrets of dying people. Yung mga mamamatay na tao. Ito daw po ang kanilang top 5 regrets. Ang unang regret ay I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. Oh, sana nabuhay na lang ako ng kung ano yung gusto ko. Hindi yung buhay na gusto ng ibang tao para sa akin. Yan daw yung unang regret. Pangalawang regret dun sa pag-aaral na lumabas ay sana hindi ako masyadong sobrang nagpagod ng trabaho. I wish I had not worked so hard. Pangatlo, I wish I had the courage to share my faith. Pang-apat, I wish I had stayed in touch with my friends. At pang-lima, I wish I had let myself be happier. Oh, nakaka-relate ba kayo dun sa kanilang mga sana o sa kanilang mga regrets ng mga pasyenteng malapit ng mamaalam? Siguro kahit hindi pa tayo mamamaalam, meron na rin tayong mga regrets, ano po. Ganun pa naman, kung sakali man itong mga regrets natin, meron pa ba tayong mga tsansa para yung ating mga sana ay magkaroon ng katotohanan? Ngayong gabi po, yun po yung pag-uusapan natin. Merong pag-asa dun sa ating mga sana. At yung pag-asang yun ay dala po ng ating Panginoon. Gaya po nung mga pinag-aralan natin gabi-gabi, no? Yung pinag-aralan natin, bakit tayo naririto? Kamahal-mahal ba ako? Para sa mga broken-hearted? Fake news, lahat yan. Pag inisa-isa natin yan, nakikita natin ang buong tema ng ating kwentuhan ay lagi pag-asa at pag-ibig. Kaya yung mga sana na gusto sana natin mangyari, ay meron din daw pag-asa. So, tingnan natin, no, yung storya ng ni Nicodemo. Nais kong basahin natin
yung story ni Nicodemo. Si Nicodemo ay isang Jewish ruler, no? At curious siya kung saan nanggagaling ang kapangyarihan ng Panginoon, ano? Kasi kaya niyang magpagaling. At saan nanggagaling yan? Yung curious siya, nausap niya ang Panginoon. At ang sagot sa kanya, basahin po natin sa John 3:3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Oops! Ibig sabihin pala, magkakaroon siya ng power kung siya ay mag-born again. Yung paano ulit mag-born, mabubuhay muli? Paano ulit may mangyayari? Posible ba yun? Papasok ba siya sa kanyang nanay ulit para ipanganak ulit? Ang sinasabi po sa atin dito, alam naman po natin yung storya ng mga baptism na sa tubig at sa spirito, na kung gusto nating magkaroon ng real power in life, we have to be born again. At para tayo magkaroon ulit ng panibagong kapanganakan, kailangan nating ibigay ang ating sarili. At yung ating mga dating sarili ay mawala at magkaroon ng panibagong buhay. Kaya ipapanganak ulit. Ganun, no? Kaya nga, pagka yung baptism na ginagawa, ang ibig sabihin nga nun ay paglubog, no? So, kung makikita po natin, yung si Jesus, nung siya ay binaptize, inilubog doon sa tubig at siya ay itinayo bilang example para sa atin. Na para sa atin naman, ang simbolo na yon, pag tayo inilubog yung dating mga buhay natin, dating mga sarili natin, dating mga palpak natin, inilubog na. At pag itinayo ulit, old self ay namatay na, at pag tinayo ulit, nabuhay ulit ng panibago. Yan. At dahil nabuhay ulit ng panibago, may panibagong power na binigay ang Panginoon. Yan po, no? So, kung babalikan po natin yung ating kwentuhan, yun po yung sinabi kay Nicodemo, na kailangan mo pala ulit mabuhay ng panibago. Yan. Ngayon, paano mangyayari yun? Paano ka magiging born again, no? Paano ba yun? Kailangan mo lang magpababtize yun, ha? Paano ka ba mababtize? Gusto mo ng pastor, gusto ko lang mababtize para magkaroon akong power. Ganun ba yun? Basahin po natin yung sinabi naman ni Pedro. Ito po ay may pagkakataon na sa Biblia na kung saan si Pedro ay nangangaral doon sa mga grupo ng mga tao na kung saan ay itong mga taong ito ay nagkasala sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi dito sa Acts 2:37, the Bible recorded them regretting the things they have done to the Savior. So nagkasala itong mga ito sa Panginoon, no? At ano po ang sabi ni Pedro sa kanya? Basahin po natin. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ano daw ang gagawin? Nung naramdaman na naging sorry sila doon sa mga kasalanang ginawa nila sa Panginoong Jesus, nung siya ay nabubuhay pa at naramdaman nila may kurot sa puso nila na sila ay mga nagkamali. Ano daw ang dapat nilang gawin? Ang sabi ni Pedro, malinaw na malinaw po, ay repent and be baptized, every one of you. So, hindi ka pala magpapabinyag at magbigiging born again kaagad. Meron ka munang gagawin. You repent
pagsisihan muna natin at acknowledge natin yung mga kasalanan natin na ginawa. At pagkatapos ay saka natin tanggapin siya sa pamamagitan ng baptismo. Yan. So, yung palang pagkakaroon ng baptismo ay nagbibigay sa iyo ng panibagong pangalan ng pag-asa. Okay? Nagbibigay pala sa atin to ng panibagong buhay na magkakaroon ng pagkakaiba dun sa dati nating kinagawian. So, ito yung start, no? So, maganda pala yung sinasabi nating being born again. So, repent, be baptized, ang tapos after nun, yung Holy Spirit, ibibigay, at saka ka magkakaroon ng yung power na sinasabi na namamangha si Nicodemo. Bakit yung buhay niya ay punong-puno ng power, pagpapala, milagro? Kasi may panibago na siyang buhay. Siguro po ay tatapusin ko po yung istorya natin dito doon sa isang istorya na real life na ng isang couple na nagkahiwalay. Sila po ay nagmahalan, naging mag-asawa, nagkaroon ng mga anak, pero along the way, nagkahiwalay sila. Dahil natukso yung lalaki ng ibang bahay, at pagkatapos noon, ay yun, magkahiwalay sila. Maraming nangyari, away, bate, away, tang sa hiwalay na talaga na bonggang-bongga. At habang tumatagal yung mga panahon, lumipas ang mga panahon, naging magkaibigan ulit sila. At nagkaroon ng pagkakataon na bilang magkaibigan na lang, di na sila mag-asawa, na magkaroon sila ng parang retreat para sa mga couples. At nung doon sa retreat sa couples, ang sabi ng facilitator, isipin nyo na yung kapartner nyo ay mawawala na. At doon naisip nung lalaki na bagamat napakarami niyang kasalanan dito sa kanyang asawa, marami silang pinagdaanan at lahat. May galit, inis, kung ano-ano pa. Pero nung sinabing kung siya'y mawawala na, napag-isipan niya na hindi ko pala kayang mawala itong asawa. Mahal ko pala talaga siya. Mahal na mahal ko pala ang aking asawa. At dahil doon, parang yung pagsisisi niya sa kanyang mga kasalanan ay ganun-ganun na lamang, niyakap niya ang kanyang asawa. Na para bagang humihiling ng panibagong pag-asa. Another chance? Second chance? At dahil doon, actually, hindi lang second chance. Napakaraming chance na binigay. Pero sa pagkakataong yun, sinubukan nila ulit. At sinubukan nila ulit mabuhay maging mag-asawa. Ulit, magkasama. At dahil doon, sila pa rin na ngayon. Well, hindi ko po sinasabi na sa lahat ay pwede ito o sa lahat ay nangyayari ito. Pero magandang pakinggan yung nangyari doon sa mag-asawa nung binigyan nila ng chance ang bawat isa. Pero parang kung sa relasyon natin sa ating Panginoon yan, posible nga ba yun? Kahit nga doon sa mag-asawa, posible ba yun na kung sila lang? Para rin daw yan yung mga dating na nakulong. Karamihan daw doon, ayon sa pag-aaral, ay bumabalik sa kulungan. Isa out of four, one out of four, ay bumabalik sa kulungan pag nakalaya na. Ano ibig sabihin? Dina-judge ba natin sila? Sabi yun ng pag-aaral. Pero ang punto po dito, gaya rin ng mag-asawa, mahirap tayong magbago ng tayo lamang. So kung kasama nung second chance na mayroon, dapat kasama doon talaga ang Panginoon. Kasi kung wala ang Panginoon, di na mahirap gawin yon, no? Mahirap magbago.
Mahirap magbago kung wala ang Panginoon. Mahirap magkabati yung mag-asawa kung wala ang Panginoon. At yun din namang mga nakulong dati at patuloy na magbabago, mahirap magbago kung sila lamang. Ganda talaga na una ang Panginoon naroon at may mga suportang naroon din. So ganoon din po sa ating mga pagiging Kristiyano, no? At kung gusto na talaga nating ibigay yung ating mga sarili sa ating Panginoon, kailangan po natin ang Banal na Espiritu ang lumapit sa atin at magbago sa atin, tumulong sa atin na magkaroon ng desisyon na ibigay yung dati nating buhay, ipagpalit yon sa panibagong buhay na ibinibigay ng Panginoon. Kagaya rin po dito, meron pong kwento, isang kwento na lang, na dating mamamatay tao, isang leader ng terrorist group, at ang sabi dito, he was the commander of an anti-government terrorist group, at siya po ay marami nang napatay. Ang pangalan niya po ay Wahab Gumanding. At siya po, yun nga, maraming nang napatay. At nung ini-interview siya, sabi niya, he admitted to killing a lot of people, no? Dahil yun sa kanya ang buhay. Pero dun sa kanyang buhay, nakilala niya ang Panginoon. At nung nakilala niya, tinanggap niya ang Panginoon, malaki ang pagbabagong nangyari. Nung tinanggap niya ang Panginoon bilang kanyang personal na tagapagligtas at siya ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng kanyang kasalanan, sinurrender niya ang mga baril niya, ang buhay niya, at siya ngayon ay isang powerful preacher na. Madali ba yon? Madali kung kasama ang Panginoon. Pero kung hindi, mahirap nga talagang magbago. So, ang conclusion po natin ngayon, baaring isipin natin na napakarami nating ginawang mali sa ating buhay. Napakarami nating palpak na ginawa. Napakarami nating kasalanan na nagawa sa ating buhay. Maaring ganun ang naiisip natin at wala na tayong kapag-apag-asa. Kasi paulit-ulit na lang yung nangyayari sa atin, no? Pero ang good news, ang PM sent sa atin ngayon, mayroong pag-asa. Ang kailangan natin lang gawin ay lumapit sa Panginoon. Repent and be baptized. At ang Holy Spirit ay ibibigay sa atin. Bibigyan tayo ng pagkakataon at kapangyarihan magkaroon ng pagbabago. Pagbabagong hindi natin inaasahan. Gaya na lang nung mag-asawa, naghiwalay na maraming taon, nagkabalikan. Kasi kasama rin dun sa pagbibigay nila sa tsansa sa isa't isa ay pag-consider din ng Panginoon sa kanilang buhay mag-asawa. At ganoon din sa kwento nitong preacher natin na dating mamamatay tao, nung binigay niya ang buhay niya sa Panginoon, merong pagbabago na kasama. Pagbabago na kasama, kalakip ng desisyon na ibibigay niya ang buhay niya sa Panginoon. Kalakip ng desisyon na siya ay magpapabinyag muli kasi ito ang simbolo na ibinibigay ko na muli ang buhay na kung ito sa Panginoon. Ang Panginoon ang may nagmamay-ari nito, pinapakilala niya sa buong mundo na ito na ang aking Diyos, ito na ang aking Panginoon, hindi na ang sarili ko. At sa pamamagitan nun, ang Panginoon ang bahala sa iyo. Maggabay, tumulong sa ating panibagong pagbabago, sa ating panibagong tsansa, sa ating second chance. So, mga kaibigan, mga kapatid, mga kabataan, alam ko po, marami sa atin ang nakakaramdam ng lungkot, ng sisi, ng regrets sa ating mga buhay. Pero huwag tayong magulumihanan, mayroong tsansa pagdating sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya, magsisi tayo, bigay natin ang buhay natin sa Kanya, at pagkatapos niyan,
siya ang tutulong na magbago sa atin sa araw-araw ng ating buhay. Sana po ay maramdaman po natin sa ating mga puso etong pagkatok na ito at buksan natin, hayaan natin ang Banal na Espiritu ang maggabay sa atin para po tayo ay magkaroon ng tamang desisyon sa ating buhay. Ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo na siya ang babago sa ating buhay. Siya ang bubuo sa ating mga nawarak na buhay. So, yun lang po. Yakapin po natin ang panibagong